Siano, siano. Kita. Sir, TNK ko, sir. Sir, TNK. Hi guys! Nagbabalik tayo sa ating channel Kakofi. Ito, mainit na usapan pa rin ito, yung 10K ayuda. Nasaan na ba kasi yan? Senator-elect Alan Peter Cayetano, yung ipinangako nyo po na 10,000 ayuda sa kada pamilya, ha? Hinahanap na po yan ng taong bayan. May nagsisirculate pong video online kung saan po yung isang lalaki, tinatawag niya itong si Cayetano dyan sa isang mall, no? At sinasabi niya, nasaan na po yung 10K namin? Pero itong si Cayetano, abay dead ma! Dined ba lang itong lalaki na ito? Ayan, panoorin natin ka-coffee. Yung nangyari dyan, no? Uy, siya nang, siya nang. Kita. Sir, 10K ko, sir. Sir, 10K. Dined ba? Dined ba? Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa nga. Uy, siya nang, siya nang. Kita. Sir, 10K ko, sir. Sir, 10K! Nasaan pa kasi yung 10K na yan? Nakabalikan natin. Ito yung mahirap eh. Sinabi na ito ng Comelec eh. Paulit-ulit na sinasabi ito ng Comelec eh noong campaign period, no? I-check ninyo yung mga ipinapangako ng kandidato. Kasi baka hindi yan totoo at walang pagkukunan niya ng pondo. Ikay, mabubudol tayo ng campaign promise. At magkabat hindi pa nakakaupo itong si Cayetano, mukhang malabo-labo ka coffee. Saan kukunin yung 10,000 na yan na ayuda sa kada pamilya? Imagine, napakarami nating mga Pilipino. Parami nabudol dito. Nasa may 10K na yan. So, binalikan natin ka coffee itong campaign promise na ito, no, ni Cayetano. Saan niya kukunin? Paano tayo makakapag-raise ng ganito kalaking halaga para bigyan ng 10,000 itong bawat pamilya? Itong balita na ito ng Manila Bulletin, ito ay March 18, 2022 ha, na publish po ito. At ang title nito ay Find Out How Cayetano Would Raise 10,000 pesos in Ayuda for Each Pinoy Family. Oy, interesting ito ha. Saan mang gagaling? Kasi bagsak yung ekonomiya natin because of the pandemic. Siyempre, magiging priority ng gobyerno natin ngayon ay economic recovery. Eh, kung magre-release tayo na magre-release ng pira, ng pera, nang walang ibang papasok, mahihirapan lalo, babagsak lalo yung ating gobyerno, lalo pa ngayon na nagbubukas na yung ating ekonomiya, no? Simula-simula, eh, paunti-unti, nag-o 100% na yung karamihan sa mga businesses, no? Nagsisimula pa lang tayong bumangon. So, saan manggagaling itong 10,000 ayuda na ito? Saying that the government should do much better, former House Speaker Alan Peter Cayetano has pitched a way for the state to muster enough funds so it can give each Filipino family 10,000 pesos in direct cash or ayuda. Wow! Give each Filipino family 10,000 in direct cash. Bawat pamilyang Pilipino kakofi, iba kakatanggap ng 10,000 ayuda. Uy, saan kaya manggagaling? Not only that, uy, meron pa ha, may dagdag pa siya. But Cayetano said there will be 50 billion worth of standby funds left when all is said and done. Wow, laki nitong pera ha. Alam ng Pangulo yung aking suporta sa kanya. So I hope hindi nila masamain itong counter proposal. Simple ang proposal. Simple. Tingnan natin ha. Simple ang proposal. Institute a mandatory 5% savings in all government agencies. Eh, sana lahat ng government agencies may savings, no? Dataguig Patero's first district congressman said in Filipino on Thursday, March 17. Again, may mga government agencies tayo na walang savings, net loss kakofi, palugi yung operations ng ibang government agencies. So medyo questionable na ito kakofi. And mukhang mahirap-hirap ito mangyari, ha? Dapat doon lang tayo sa realistic, eh. Doon tayo sa totoo. And I quote again, 5% will give you 250 billion pesos. Yun, nag-compute na. Hindi pa nanganganak, nag-compute na. Once you get 250 billion pesos, you can give each Filipino family 10,000 pesos. Meron ka pang 50 billion na naka-standby. Added the senatorial candidate in the May 2022 poll. Sabay, may natira pa pala na 50 billion pesos. Siguro, hindi na kinompute dyan ni Kakofi yung operationals, no? Yung operations expenses pag ginawa itong distribution na ito. Baka dinivide lang ito sa number of families. Hindi na kinompute yung logistics, yung gagastosin dyan, yung tao na kinakailangan mo na mag-distribute dyan. Bagamat mas mababa naman yan, pero hindi realistic eh. Hindi makatotohanan ito eh.
The proposal that Cayetano is countering is the one the public learned Wednesday when President Duterte had approved the proposal of the Department of Finance to provide a monthly subsidy of 200 per household for poor families. The subsidy is meant to help cushion the blow of soaring pump fuel prices. 200 pesos nga lang ka-coffee. Grabing debate ng pinanggalingan na yan eh. Bago na-aprobahan itong 200 pesos eh para sa poor families. Imagine itataas mo pa ito ng 10,000. Kumusta? Saan mo kukunin yung napakalaking pera na yan? 200 pesos. Yan, criticize na nga yan eh. Sa kabilang banda, sinasabi nila, kakasya ba yan na 200 pesos? Definitely hindi yan kakasya. Kaya nga ito ay suporta lang, subsidy lang ito, no? Hindi mo pwedeng iasa lahat ng expenses mo dito sa 200 pesos. Kasi kung titingnan mo, mababa talaga ito. Sobrang baba ito, 4 na kilong bigas lang yan, o 5 kilong bigas lang yan. Again, subsidya lang ito. Yung punto, yung 200 na yan, napakatinding debate na ang pinagdaanan yan. What more pa kung itong 10,000 piso na yung ating pag-uusapan? Kaya isang malaking good luck. Kaya nabudol talaga tayo dito. And I quote again, I appreciate the efforts of the government, but we really have to do much better, he said. Wala nang iiyak sa 5%. Napakaliit niyan. Correct, sa laki ng budget naman ka-coffee ng mga government agencies, malaking bagay nga itong 5%. Pero again, hindi naman lahat ng agencies kumikita, no? Yung iba dyan, kulang pa nga yung allotment sa kanila. I remember, no, sa mga budget hearing, ini-slash pa nga yung napakaraming budget ng iba't ibang government agencies dahil walang pera yung gobyerno. So ito pa, at ayuda pa ito. Parang nagsayang lang tayo dito, dole out eh. Mas maganda pa yung 4-piece. Kasi yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, itong 4-piece, conditional ito ka-coffee. Mabibigyan ka ng ganitong halaga kung gagawin mo ito. So hindi lang ito basta dole out, no? May condition. Kinakailangan magpa-check ka sa clinic, yung anak mo, kinakailangan mag-aral, kailangan mo mag-submit nitong requirements na ito. Meron itong long-term plan. Kasi kung i-require sila na mag-aral yung mga bata, eventually makakapagtapos yan and makakahanap ng magandang trabaho, na end mo yung cycle ng poverty. Kaya nga conditional cash transfer yan. Itong 10,000 na ito, magtatapon tayo dito ng 200 billion pesos, wala, dole out. Hindi tayo agree sa dole out na yan. Bukod sa mahirap yung pagkukuna mo ng pera. Alam naman, ipangutang na naman natin ito, dagdag utang na naman natin ito. Ang solusyon dyan, ang naging solusyon dyan, buksan yung ekonomiya para makapagtrabaho ang tao at binuksan na nga ka-coffee. So, imposible na ito ka-coffee. Malabo pa nga, ika nga sa sabaw ng pusit, itong 10,000 na ito na pinangako ni Cayetano. Cayetano and his allies had filed the 10K ayuda bill in the House of Representatives on February 1, 2021, but this was not included in the final version of Bayanihan 3, the last of the COVID-19 response laws crafted in the current 18th Congress. See? Hindi nga pumasa diyan sa Kongreso. Hindi ko lang alam kung umabot ito ng first reading, no? Baka sa TWG, Technical Working Group, na-reject na agad yan. So, hindi ko alam kung anong kinahinat na nitong 10K ayuda bill, pero sobrang hindi ito realistic. Gusto natin ng 10K. Yung mga mahihirap na pamilya lalo, mabigyan ng 10K. Gusto natin yan. But we have to check the availability of our funds. May pagkukunan ba tayo yan? To push for its passage, Cayetano launched two programs that provided direct aid to select beneficiaries. 10,000 pag-asa, which gave 10,000 pesos to families, and sari-saring pag-asa, which gave 3,500 to small business owners. Okay? Ilan yung nabigyan dyan? Kakaunti lang. Dito, tinitignan mo, lahat ng pamilyang Pilipino, bibigyan mo na 10,000. Itong case na ito, itong programa niya, mga ilan lang naman yung nakatanggap dyan. Cayetano said, far from being a dole out, the teach a man to fish approach is necessary to cover pressing financial burdens. He said, it is also better than piecemeal amounts that would last families only a short time. Kaya nga subsidiya lang ito. Hindi mo pwedeng iasa lahat yan ka-coffee dyan sa subsidiya ng gobyerno. At any rate, the ex-speaker reckoned that government must institute changes now and not wait for the next administration to come, because by then, the new government will have its own focus and plans for recovery. Ayun na, exactly. Hindi lumusot yan sa Kongreso. Ang 10,000 ayuda, bago na yung ating gobyerno. Definitely, bago yung mga priority programs na isusulong. Again, economic recovery, yung priority natin dito. Hindi yung dole out. Pwede magbigay ng subsidiya, pero hindi lahat ng pamilya papangakuan mo ng 10,000 piso. Aasa ang tao. Kapag hindi na ibigay yan, magagalit sa gobyerno. Doon nagkakaroon ng disconnect. Kung ano man ang usapan ngayon na ibibigay sa tao, pagdating ng susunod na administrasyon, maiiba din yan. Exactly, at least alam niya, no? So, kung nabigay mo na yung 5,000, 10,000, tapos na.
Eh, saan mo nga kukunin yung pera? Yun yung malaking tanong. Nangako ang tao. Nangako kayo sa tao. So, mag-i-expect ang tao sa inyo. Eh, ngayon na hindi maibigay, nasaan na? Ikaw ngayon na budol. At sana, sinagot niya yung tanong na babalik tayo doon sa video, no, na nagsisirculate sa isang mall, nasaan yung 10K ayuda? Dapat sinagot niya, hindi niya lang dinedma. Ikaw, ano, say mo, Coffee. Eh, sabi nga sa comment section, eh, may nabudol tayo, Coffee. Anong say mo? Anong opinion mo? Sige, ilagay mo dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga Coffee. Ibahagi nyo lang yan dyan. Pwede rin kayo mag-comment sa ating Facebook page, Coffee Break. Pwede rin po kayong mag-message dyan directly for all your concerns. Maraming salamat, Coffee, sa pagtutok sa akin, ha? Make sure nakasubscribe na kayo. Click nyo na po yung subscribe at yung notification icon kung hindi pa, para dumami tayo sa YouTube at dyan po sa Facebook. Thank you for watching, guys. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng mundo. At maraming salamat po for always supporting my content. Thank you so much. Bye-bye.